Simula talaga ng nag-asawa ako, palagi ko ng problema kung anong ulam yung lulutuin ko. So, nakabili ako ng munggo last week at naisipan ko na yun na lang ang iluto today. Ilang beses ko din siyang hinugasan kasi mukhang luma na yung munggo na nabili ko. After ko siyang mahugasan, dito ko na lang din siya ilalaga sa aking multi-cooker para mas madali. Mas madali kasing uminit ito at maganda talaga to basta may nilalaga ka. A few moments later. So after a few minutes, chinek ko matigas pa yung munggo. So while hinihintay ko siya na maluto, nag-decide na lang din ako na mag-saing gamit yung rice cooker na din. After ilang minutes pa, chinek ko at luto na nga yung munggo. Lumalabas na yung mga laman niya, so I'm sure na luto na din to. Minimix-mix ko lang para ma-sure na lahat luto na talaga. Ayoko kasi na may matigas na matera. So, after nyan, nag-prepare na din ako ng pan. Naglagay na ako ng mantika nung mainit na ang pan. At hinintay ko lang na ready for gisa na yung mga ingredients. Nagsimula akong mag-gisa gamit yung sibuyas. Tapos, nung medyo malapit na siyang maluto, nilagay ko na din yung bawang. So, after ng bawang, syempre, nilagay ko na din yung sili. Malapit na din kasing masira yung sili namin, kaya nilagay ko na. Tapos, hinintay ko lang na mag-brown, medyo mag-brown-brown na siya. Nung sa tingin ko pwede na, nilagay ko na din yung munggo. At syempre, igigisa ko yung munggo ng maigi dito sa mga sibuyas at bawang. Hindi ko alam guys kung tama tong ginagawa ko. Pero feeling ko maluluto rin naman to. So after kong mag-gisa-gisa, nilagay ko na lang yung mga gulay, yung kalabasa at saka yung ewan ko anong tawag dyan. Basta dito sa amin balatong ang tawag dyan eh. Tapos nilagyan ko lang siya ng water. And then hintayin ko lang siya na mag-boil. 2,000 years later. So after ilang minutes, nag-boil na siya. So yung ginawa ko, sinunod ko na din yung talong. As what I've said guys, hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Pero feeling ko maluluto rin naman to kahit ano pang way ng pagluluto eh. So dito sa stage na to, naglagay na din pala ako ng mga pampalasa. Salt and pepper, tapos konting magic sarap. Tapos mix-mix ko na lang siya, and then hintayin ko na lang ulit na mag-boil siya para maluto yung talong. So yun na nga, makalipas ang ilang minuto, charing, chinek ko siya at tinest ko yung ano niya, yung flavor niya kung tama na ba o kung maalat or what. Medyo matabang, so nilagyan ko siya ng additional salt. Tapos taste test ulit para malaman ko kung okay na ba siya. At mukhang okay na siya, so after niya nilagay ko na din yung dahon ng alugbati. Konti lang yung dahon ng alugbati na nabili namin, so tsaga-tsaga na lang. At least meron namang green-green dun sa gulay namin. So ayoko nang medyo hilaw ng mga dahon, so binoil ko talaga yung alugbati ng around 2 to 3 minutes para lutong-luto siya. Tapos imine-mix-mix ko para meron namang dahon sa ilalim na part. Ayan, mukhang masarap naman siya at mukhang ginisang gulay din naman siya. So okay na yan. After niya, nagprito na din pala ako ng maliliit na isda na nabili namin sa market. Bumili kami ng 1/2 kilo lang kasi dalawa lang naman kaming kakain. So, nagprito lang ako para may pares naman yung gulay namin. So, ito na pala yung itsura ng lunch namin, guys. Ayan. Okay naman. At masayang-masaya yung asawa ko dyan. Kasi may gulay. Minsan lang kami nakakakain ng gulay dito eh. Palagi kasing busy. Kita nyo, halata naman sa itsura, diba? Yan lang for now, guys. Bye-bye. Sa susunod ulit.